Hi guys, it's me, Michael lang. Hello, Red. So, ngayon po ay nakakalungkot po ngayon sa ating panahon na mamaya sasabihin ko sa inyo yung balita tungkol dun sa nag-declared ang ating secretary ng DOH, si Mr. Duque. Nakakabahala po. Pero, double ingat po tayo, mga kaibigan. Natupad po kasi dun sa propesiya na sinasabi ng ating si San Marcos sa Biblia. Basahin nyo yung Marcos, Kapitulo 13, Versikulo 8. Na dito nga may sinasabi na ang ating sinabi ni San Marcos, maglalaban daw sa laban sa bansa at magtatagutom at saka magkakameron tayo ng mga iba't ibang sakit, lilindol at kung ano-ano pang mga darating na sakuna. Pero wag naman po sana mangyari yun kasi po talagang parang natupad po talaga yung propesiya ng ating Panginoong Hesukristo na sinabi ni San Marcos na yun nga tamang-tama talaga yung salita ng Diyos. Kailangan talaga tayo magbago. Mahirap man, pero kailangan nating tanggapin. Manalangin na lang tayo sa Panginoong Diyos. Sana ay wag na mangyari yun. Ayaw nating umabot pa sa mga ganyang mga bagay. Mahirap. Ngayon, nag-declare daw ang DOH na meron na daw coronavirus dito sa ating bansa, sa Pilipinas. Sana'y mag-ingat tayo. Huwag lang tayo makalimot na magdasal sa ating Panginoong Diyos. Tayo tutulungan at hindi tayo pababayaan. Talaga pong, ako po ay nabigla din nung sinabi ng aking tatay at ang mga kaibigan ko, sabi sa akin, talagang nabigla ako, sabi ng tatay ko, na totoo ba ang balita na na-declared na ba talaga na meron ditong sakit daw na NCOV or corona, yung 2019 coronavirus. Nakakatakot, pero wag po natin masyadong kaisipin. Pero ang tandaan natin, tayo lang dapat ay laging malinis sa ating pangangatawan. Pangalawa, lagi tayong maghugas ng mga kamay. Siyempre, kailangan din natin ng mga personal hygiene. Like, tayo dapat ay may dalang alcohol, hand sanitizer, whatever yung kung ano yung mga dala mong mga personal hygiene na makakatulong sa iyo upang makaiwas sa ganyang mga sakit. So, yun muna. Doon muna ako magtatapos sa aking mga sinabi kasi talagang parang natupad talaga yung propesiya na sabi ng salita ng Diyos. Yun nga doon sa Marcos Kapitulo 18 na yun nga sinabi ng Diyos na yun na laban sa bansa, maglilindol. Yan, gaya nga nung nakaraan niya na sumabog nga ang bulkang Taal sa Batangas. Parang talagang sabi ko, darating na ba talaga ang ating Panginoong Jesus? Pero wag muna po, Panginoon. Kasi marami po tayong dapat gawin. Panginoon, wag niyo po kami pababayaan. Yung pong mga ginagawa namin kasalanan is aalisin na po namin at kami magbabalik loob sa inyo, Panginoon. Pero salamat po na way kami lagi po ninyong ginagabayan, Panginoong Ama. So dito po muna nagtatapos ang aking mga sinabi tungkol nga dyan sa balitang iyan na yun nga pumasok na nga daw ang coronavirus dito sa ating Pilipinas. Yun lang at maraming salamat.